Ito po'y Changhong na 29 inches. Sabog po yung kanyang power supply. Ang may-ari po nito ay galing pa ng Cavite. Bali, naghanap siya ng power supply. Wala daw siyang makitang original. Ngayon, napanood niya ako sa may YouTube. Dinayo niya po tayo dito. Kaya lang, sobrang aga po. Alas 8, nandun dito na. Ng umaga. Hindi pa nga tayo nagtutubras eh. Nakikiusap na kung po pwede raw magawa agad kasi ginagamit sa online class ng kanyang mga anak. Siyempre, kung mo malayo, nakikiusap. Sabi ko naman sa kanya, wala po tayong pamalit dyan o wala akong available na 3 wires. Sabi niya, kung kaya mong gawa ng paraan, kahit ibang power supply, okay lang, basta magawa. Yan ang ginawa po natin. Bali, yan, nakita nyo, ginrinder ko yung power supply na 32 inches na TCL. Buo yan, buong board mismo yan, kaya lang kinaray na natin. Ngayon, makikita nyo rito kung paano natin gawin. Madali lang gawin ito. Makikita mo yung wiring yan, yung kasi pagka same yung ginamit na chopper, yung wiring niya sa may pin, same lang din naman yun. Kasi ito, alam nito ng mga batikan na technician eh. Matagal po natin ginagawa ito nung hindi pa uso yung mga 4 wires, 3 wires, 9 wires. Wala pa, ginagawa na natin ito. Kung tawagin ito ng mga technician ay lagare mode. Pero hindi ko nilagay, ginlinder ko eh. Yan. Habang binawiringan po natin yan, sa-shoutout po natin yung ating mga nagpapa-shoutout. Marami po sila. Ayun, unang-una ay si Miss Yuka Loka, Lawrence Gemina, Rodel Estares, Rastel Channel, Jamero Gurley, Agaton Villamor, Richard Tirol, James Tech Vlog, Candido Membreve, David Encinas, J. Audiotech, Channel Year, Alex Breboneria, Edgar Rosales, Renny Fernandez, Ren Marquez, Mario Roque de Guzman, Del Mundo TV, Mick Sung Kang, Ogi Technician, Jimmy Miranda, Shai Daduada, Okadwada, Alvin Downs, Edison Verso, Kajotech, Bernard Tusi, Joy Tatel, LD Electrotech Vlog, Rudy Calma, Nelectrical Gonzalo, Robert Malapote, Harold Dogiles, Arby Naval, Jerlon Banaria, Eric Corminal, Artecman TV, Jovan Aragon, Electronic Shop ni Boots, Kuya Ariel TV, Leonardo Campos, Elboy Rodriguez, Steve Villarreal, Andrew Montero, Joshua Balandra, Rodelo Estares, Luis Vlog 0431, Gary Jan Romano, Electronics and Sikaran Sports, RDS Electronics Repair, Richard Jesena, Noel Salan, Aston Aston, Vicky Sistoso, Eduardo Abobo, Dorante Guarino, Badong Abwig, RBM Tech, Mario Prado.
Yan po. Ah, nagpapa-shoutout. Marami po yan eh. Sa susunod na lang po uli yung iba. Ayan po, kung mapapansin nyo, winawiringan po natin siya. Ang pagwawire po niyan, mag-iingat po kayo kasi bagamat apat lang yung wiring yan, apat sa chopper, no? Dalawa naman sa may feedback yung 1 and 2 niya. Madali lang naman ma-distinguish yung pagwawire niyan eh. Una, yung wiring niyan, yung B+. Tapos, yung sa may MOSFET, tapos yung ground, tapos yung supply ng soft starts niya para mag-activate yung buong power supply. Kasi may supply yun na kadalasan yun 12 volts to 18 volts para mag-activate yung kanyang soft starts papunta ng regulator. Ayan, winawiringan po natin yan. Panoorin yung maigi. Kailangan panoorin yung maigi para maintindihan nyo. Pero maiintindihan nyo po yan pagka talagang disidido kayong matuto. Kung meron man kayong mga tanong, comment nyo lang po sa comment section. Pagka may pagkakataon po tayo, sasagutin po natin yan. Ang importante lang naman dito sa may pag-wiring yan, dapat hindi kayo magkakabaligtad ng ground sa B+. Kasi once na magkabaligtad yan, puputukin yun. Pero kung magkabaligtad man kayo sa may ground at sa may supply ng soft start niya, okay lang yun. Ang magiging output niyan, tataas babagsak sa may secondary. Pero hindi siya masisira. Wag lang yung ang makaibaligtad nyo yung ground. Masisira po yun. Puputok uli yan. Kaya ingat-ingat po kayo sa paggawa ng ganitong, kung tawagin ay lagare mode. Madaling maintindihan yung sequence nito eh. Yung wiring nito. Gagayahin mo lang. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung picture kung paano yung wiring. Sa ngayon po yung winawiringan natin yung kanyang chopper. Pagka gagawa kayo ng ganito, yung dating power supply na sira, tatanggalin yung lahat ng connection nun sa may chopper. Kasi hindi po pwedeng nakakonect din sila. Tapos kakabit mo yung bagong power supply na i-modify mo. Puputok lang po uli yan. Na kailangan clear yung chopper nyo. Walang nakalinya sa kanyang apat na line ng primary. Kumbaga sa ano, nakalutang yun. Lutang na lutang siya. As i-connect mo lang yung chopper naman ng kabila na power supply na pagaganain mo. Yan, panoorin nyo po. May silang po ang video na ito pero kahit pa paano eh, may matututunan kayo. Yan po. Dito, mapapansin nyo, naka-wire na siya, no? Yan yung wiring niya. Yung apat na wiring. Hindi dyan kasama yung sa coupler. Ayan. Yung hinihiwa ko na yan,
tinatanggal ko yung connection ng coupler sa may primary. Kasi kailangan tanggal yun eh. Saka mo ngayon ilalagay yung coupler nung kabila na i-modify mo. Iwa-wiring dyan. Kasi kailangan may feedback ka eh, para mag-oscillate yung primary mo, para lumabas yung sa secondary. Yan. Ang sinecheck natin maigi kung may mali ba tayo o wala, kasi kailangan walang mali eh. Pag may mali yan, ako, ang mangyayari yan, iyakan time po yan, mga kababayan. Kasi konting pagkakamali lang, hindi mo na maibabalik yon. Kasi pag pumutok yan, goodbye na. Gawa ka uli ng bagong imomodify mo. Yan, hininang ko yung kanyang coupler. Yan, tinanggal ko yung nakalagay sa may dati niyang power supply o yung original ng power supply. Saka ako ngayon ikinonek dun sa may bagong minotify natin na power supply. Ang connection lang naman yan 1 and 2. Huwag kayong magkakamali dun. Madali lang sundan yung mga ganitong proseso kasi may mga nakasulat naman eh. May naka-indicate kung ano yung pin na yun. Hindi gaya nung araw ng mga TV na talagang walang nakasulat. Ikaw ang bahalang mag-analisa kung ano yung gagawin. Eh ngayon, halos lahat nakasulat na eh. Ultimo yung function eh. Nakasulat na rin. Kaya napakadali na ng troubleshooting sa ngayon. Kaya marami kayong gustong matuto ng ganito eh. Kasi isa sa practical to, madaling pagkakitaan. Kaya inihinang po natin yung coupler, no? Tingin nyo, dalawa lang yung hininang ko, 1 and 2 yan. Papunta sa may kabila. Yan, ihihinangin natin sa may kabilang power supply niya, yung 1 and 2 ng coupler. Pag naikabit po natin yan, okay na yan. Tetest na lang natin kung lalabas yung kanyang standby volts na 5 volts. Kaya lahat yung ginawa yung ganyang idea kasi wala nga tayong 4 wires na available. Kaya nung mayari ko yan, tumakbo ka agad ako kay Tabios eh. Bumili ako ng 20 pirasong 4 wires. O 10 pirasong 4 wires at 10 pirasong 3 wires. Para may lagi tayong handang reserba. Sinecheck natin maigi kung may mali ba sa ating wiring. O yan, yan na.
Susukatin ngayon natin yung kanyang secondary kung may lalabas bang 5 volt standby. Pagka may lumabas na 5 volt standby, ibig sabihin perfect yung nagawa nating modify or yung lagari mo. Simple lang, no? Napakadaling gawin. Pero lagi tayong mag-iingat. Sabi nga nung dati kong professor, safety first before you complain. Sumunod ka muna. Ayan. Ayan. Ground to 5 volts. Ayun, meron na siya. May 5 volts na siya. Sabihin, good yung ating wiring. Ngayon, check natin kung mag-o-on siya. Ayan. Ayan, yun. Nag-on yung backlight, nakita nyo. Lumiwanag yung backlight. Ibig sabihin, nag-activate na yung kanyang buong power supply. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Tiyaya natin para mas maganda. Yan. Inon na natin. Yan. Tingnan natin yung may video. Ayun, may video. Salamat po ng marami sa inyong panonood.